Chili chili bom sa krokos nos kari. Кто так ходит за окном и стучится в двери? Hello guys, good evening. So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapapangilabot sa ating lahat. So before anything else, gusto ko lang sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig sa akin ngayon. So maraming salamat po at patuloy po sana kayong sumuporta at sana po yung nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayong panig ng mundo naroon sa ngayon. Okay, sa mga katulad ko naman na nandito lang din po sa Pilipinas, I hope that you're also doing well. I hope na patuloy pa rin po kayong sumuporta sa ating channel by liking, sharing, commenting. Lahat po yun yung nakakatulong po para po lalo pa pong lumago itong channel po natin. Again, maraming salamat din po sa inyo. At kung may mga taga-ibang dimensyon, taga-ibang mundo na nanonood at nakikinig din sa akin ngayon, thank you po. At sana mag-share din po kayo ng mga kwento po ninyo. Okay, so hindi pa rin po akong makaharap po dito sa camera. Medyo yung tungkol po dun sa ngipin ko, parang kinabukasan po after ko po gawin po yung video na yun, parang nawala po siya, yung sakit. Although kumikurit-kurit po siya, pero alam niyo parang intermittent, yung parang nawawala-wala. And anyway, kasi birthday ni Mami nung April 4, yung kahapon, April 5 na ginagawa ko, 3 o'clock ng madaling araw. Okay. So hindi rin ako makakapunta rin siguro sa dentista kasi nga hindi naman kami sobrang nagpa-party dito. Wala namang party talaga na ganap. May konting salo-salo lang. Then after that, hindi ko alam, parang kaunti lang naman ang ginawa ko. Ayun. Parang ang feeling ko pagod na pagod ako. But anyway, so ayoko na masyadong sinasabi dito yung mga nangyari sa health ko kasi hindi naman talaga 'yun yung I don't think na parang masyadong kailangan ko pang i-broadcast yung mga nangyayari sa akin. So, baka sabihin nyo kasi ang dami-dami kong dahilan, whatever. Pero, anyway, so tama na yon. So, ayun po. Pero, gagawin ko po. Gusto ko na po talagang sa susunod po na video ko, haharap na po talaga ako mag-aano po ako na nakikita nyo po ako nagsasalita. Okay. But anyway, so ito pong mga napili ko pong kwento ngayon na ilahad sa inyo ay kwento po tungkol sa aswang pero okay, aswang po pero po more on sa mga parang mga inka-inkanto, mga ganon, yung mga mga white lady, yung mga multo or what. Okay, so hollow po siya. Although may aswang pa rin, nandun pa rin po yung aswang na alam ko pong paborito at hinihintay po ng mga lahat. Okay, dalawang kwento po siya. Yung isa po galing po siya kay LynLyn. Okay, bagong sender po siya. At isa pa pong bagong sender, si Raha. Okay, so si Raha, malalaman niyo po kung sino po siya. Meron po siyang kaugnayan sa isa sa mga senders din po dito sa ating channel. So, malalaman niyo po sa bandang huli kung sino po si Raha. Okay, so hindi ko na po patatagalin masyado itong intro na to. So, without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hi Clark! Nice kong mag-share ng kwento tungkol sa mga karanasan ko sa lumang bahay namin at tungkol na rin sa aswang. Itago mo na lang ako sa pangalan na LynLyn. Ako at ang pamilya ko ay nakatira sa isang lugar sa Davao. Nagumpisa ang lahat ng ito nung dalaga na ako. Dati, hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Pero nabago ang aking pananaw dahil sa bahay namin na pinalilibutan ng mga puno ng mangga. Sa loob ng bahay namin, napakalamig na parang may aircon sa loob, kahit napakainit naman sa labas at summer pa noon. Maraming mga nilalang ang nakatira doon gaya ng kapre na minsan ay napanaginipan ko na hinahalay ako. Dahil sa sobrang takot ko, nilahad ko ito sa aking kapatid at pinsan na parehas na babae. Nagulat sila dahil sila rin pala
ay nakaranas ng ganitong pangyayari. Kaya simula noon, naglalagay na ako ng Bible sa ilalim ng aking unan at asin, doon din sa may bandang uluhan ko. Nakatulong naman ito. Dahil dito, hindi ko na ito ulit napapanaginipan. May mga duwendi din sa loob ng bahay namin na alam kong nasa kusina dahil minsan nakita ito ng aking kapatid na nakakabata sa akin na itago na lang natin sa pangalang Faye. Ang anak ng kapatid ko na si Faye ay palagi nagkakasakit. Sa tuwing nang nagkakasakit ang anak niya na baby, may biglang dumarating na pera sa kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, minsan natutulog sila doon sa sala. Doon sila sa sala natutulog dahil takot silang matulog sa aming kwarto. Ang sabi pa niya, may nakita siyang maliliit na mga bata doon sa kusina na naglalaro sa ilalim ng aming dining table at biglang may nakita silang mga numero sa damit ng mga duwende kaya naisipan niyang payaan ng mga ito. At yun nga, nanalo siya sa swertres na nakatulong naman sa pagpapagamot sa kanyang anak. Makukulit din ang mga ito dahil kada naghahanda pumasok sa school bilang teacher ang nanay ko, nagagalit siya dahil palaging nawawala ang mga suklay sa bahay. Ni isa, wala siyang makita o mahagilap man lang kahit sa ang parte ng bahay. Kaya palaging umaalis ang nanay ko na magulo ang buhok at hindi nakakapagsuklay. Nakikita lang ang mga suklay kapag nakaalis na ang mama ko. Siguro dahil naiingayan sila sa nanay ko na ang bibig ay parang isang machine gun kapag nagnenerbo nito, kaya pinagtitirpan nila palagi ang mga suklay ni mama tuwing umaga. May white lady din sa bahay namin at naranasan ko talaga ito dati nung nasa high school pa lang ako. Palagi akong late na umuwi dati sa bahay. Siguro madaling araw na. Isang gabi, nakauwi na ako na late na talaga. Sarado na mga pintuan at wala akong susi at dinobol lock na ni mama ang pinto. Hindi naman ako na bahala dito dahil palagi akong dumadaan sa bubungan dahil wala pa naman itong kisame at nagkakasya ako doon dahil may pagkapayat ako noon. Nakahiga na ako sa may taas ng double deck nung mga time na yon at nung akma na akong pipikit, may white lady na dumungaw sa akin at nakalutang siya. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa kanyang buhok. Hindi ako makagalaw nung mga time na yon at makasigaw. Kaya ang ginawa ko, nagdasal ako ng ama namin pero ginaya lang niya ako. Nakakatakot ang boses niya dahil boses malalim na parang sa lalaki. Kaya ang ginawa ko, nagdasal ako ng sarili kong dasal at bigla nga itong nawala. Nung buntis ang nanay ko sa bunso naming kapatid at nasa 16 years old na ako ng mga time na yon, ginambala naman kami ng isang aswang. Dinig na dinig ko ang yapak ng aswang sa aming bubungan. Alam kong yapak talaga yon at dahil sa takot ko, tinungo ko kaagad ang nanay ko sa kanyang kwarto at sinubukang gisingin. Pero hindi siya nagigising kahit anong gawin kong paggising sa kanya. Napakahimbing na kanyang pagtulog, wala pa naman ang tatay ko noong time na yon. Sakto, nandoon yung kaibigan ko na nakitulog sa bahay namin. Ginising ko siya para tulungan ako na kumuha ng mga bawang na ilalagay doon sa bintana sa kwarto ni mama, pati na rin ang asin. Binantayan namin si mama hanggang nawala na yung ingay sa bubong. At yun nga, kinabukasan, nagtaka si mama dahil napakaraming bawang sa higaan niya pero pinaliwanag ko sa kanya yung nangyari kagabi. Ang sabi niya, butit na isipan ko daw kasi wala pa si Papa noong time na yon at nasa biyahe niya. Marami pa akong kwento na karanasan ko sa aswang dahil ako mismo ay inaswang nung buntis ako sa aking dalawang anak. Sa susunod ko na lang ikukwento
pati ang tungkol sa bahay namin na luma nang naibenta sa iba at sa tungkol sa mga nakakita sa mga nilalang na nakatira doon sa dating bahay namin. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat, Clark, sa pagbabasa at sa iyong page. Dahil sa pamamagitan nito, na-share ko yung mga experiences ko. Hello po, Tita Clark. Hello din po sa lahat ng mga subscribers ng DollsAndSpooks. Sana po ay okay lang na tawagin ko kayo na Tita Clark. I love listening sa mga uploads ninyo at talaga naman pong napaka-interesting na mga stories ng mga senders. Sumulat po ako sa inyo kasi gusto ko po sanang i-share yung isa sa mga nalalaman ko na ghost story. Hindi po ito personal na experience ko, kung hindi isa sa mga naging experiences ng mama ko. Noong 7 years old pa lang si mama, nakatira daw po sila sa Tunsaya, Malabon. At sa may bandang gilid daw ng bahay na inuupahan nila, meron daw pong puno ng kamyas. Maganda daw po yung bahay at malaki na up and down. Yun nga lang daw po, medyo may kalumaan na ito. Ang kwento pa po ni mama, medyo creepy daw yung aura ng bahay dahil bukod pa daw sa napakaraming mga pintuan sa loob ng bahay na karamihan ay nakalak naman, 2.5 lang daw ang mga bintana sa buong kabahayan. Ibig sabihin, meron lang isang bintana sa sala, isang bintana sa isa sa mga kwarto, at isang maliit na bintana doon sa kitchen na pusa lang daw ang pwede magkasya. Tanda pa daw ni mama na bakasyon daw nung lumipat sila doon. At 2 linggo pa lang silang naroon sa bahay na yon, may kakaiba na daw na kaagad silang na-experience. First experience. Sabado noon, medyo late nang nagising ang mama ko, mga around 10 a.m. Siya na lang daw po ang naiiwang mag-isa sa kwarto doon sa taas. Ang lahat daw ay gising na at nasa ibaba na ng bahay. Kaya bumangon na daw si mama para bumaba. Nung palapit na daw siya dun sa may pinto at akmang bubuksan na ito, kusa daw na bumukas ito nang dahan-dahan mag-isa. Natigilan si mama pero hindi naman siya natakot. Medyo nagtaka lang kasi paano bumukas mag-isa yung pinto. Pero dahil sa kagigising niya nga lang at hindi pa talaga gising ang kanyang diwa, inisip niya na baka naitulak lang ng hangin, kaya hindi niya na yun masyado ba pinansin. Nung malapit na daw po siya sa may hagdan, meron dun pintuan na naman. Kaso, nung binuksan niya ito, may narinig siyang mahinang tawa ng isang batang babae. Pero siya lang naman daw talaga mag-isa doon. At akala ni mama, yung pinsan niya daw na si Tita Neri yung tumatawa at baka tinataguan lang siya. Kaya hindi na lang niya ito pinansin. Kasi kailangan niya rin naman talaga na magwiwi sa CR ng mga oras na yon. Kaya nagmamadali siyang bumaba at tumiretso dun sa CR. Habang busy si mama dun sa CR, narinig na naman niya yung tawa ng batang babae. Kaya nung pagbukas ni mama ng punto, bigla siya nagsabi, "Hoy Neri, para kang luka-luka. Bakit ka tawa ng tawa?" Nagulat si mama kasi wala namang tao o batang babae dun sa labas ng pintuan ng CR. Second experience. Inutusan daw ni Lola si mama na tumulong sa paghahain sa dinner. Si Lola ay abala sa pagluluto ng pagkain at nailagay na daw ni mama ang mga plato sa table. At nung nailagay na rin daw niya yung mga baso, napatigil siya kasi napansin niya na kulang yung plato dun sa table. Binilang niya daw ng ilang beses yung plato pero kulang talaga ng isa. Kaya wala na siyang nagawa kundi kumuha na lang ulit ng isa pang plato. At nung nailagay na daw yung plato doon sa table,
Kulang naman ngayon ng isang baso. Nagtataka na nagkakamot na ng ulo si Mama. Tinignan daw niya yung ilalim ng table kasi naisip niya na baka niloloko lang siya ni Tita Neri. Pero wala namang nasa ilalim ng table. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Patuwad-tuwad ka pa dyan? Bilisan mo na nga dyan para makakain na tayo. Ang sabi ng lola kay Mama. Hindi na lang ulit pinansin ni Mama kahit nagtataka talaga siya kung bakit nawawala yung plato at baso dun sa table. Nailagay na rin ni Mama ang mga kutsara at tinidor sa table at nagsimula na silang kumain, medyo napagalitan ni Lola si Mama. Oh, bakit wala akong kutsara? Anak naman, nakalimutan mo na namang magbilang? Ha? Pero, Lola, binilang ko po yung kanina. Lahat po may kutsara at isang tinidor. Ang sagot ni Mama kay Lola. Oh, eh asan yung kutsara ko? Tinidor lang ito eh. O siya, sige, ikuha mo na lang ako ulit ang kutsara at makamakain na tayo. Sabi ni Lola kay Mama. Pagkatapos nilang kumain, magkatulong na naglikpit daw sila Mama at Tita Neri sa kanilang pinagkainan at naglinis na nga sila ng table. Nung matapos na sila sa kanilang gawain, papunta na daw sila sa sala para manood ng TV na makita daw nila ang isang plato at isang baso at isang kutsara na nasa sulok sa ilalim ng hagdanan. Oh, ate, bakit mo nilagay yan dyan? Sino papakainin mo dyan? Tanong ni Tita Neri kay Mama. Ah, hindi ako naglagay yan dyan. Sagot ni Mama. Kinuha na lang daw niya yung plato, baso at kutsara at dali-daling nilagay doon sa lababo. Dumiretso na nang upo sa sofa sa tabi ni Lola ang Mama ko, sabay tanong. Lola, bakit po may plato, baso at kutsara dun sa ilalim ng hagdan? Tanong ni Mama kay Lola. Pero nakibit-balikat lang daw si Lola kasi busy-busy ng panonood ng palabas ni Fernando Poe Jr. Third experience. Around 3 ng hapon, naglalaro daw si Mama sa harap ng bahay nang marinig daw po niya ulit yung tawa ng batang babae. Hinanap daw po niya kung nasaan yung tumatawa hanggang sa nakarating na daw po siya doon sa may gilid ng bahay kung saan nandoon yung puno ng kamyas. Nakita daw ni Mama yung batang babae na halos parang kaedad niya lang na nagkatago sa likod ng puno at pasilip-silip. Tinawag daw ito ni Mama at tinanong kung anong pangalan niya. Pero hindi sumasagot, panay lang daw tawa ng tawa. Nung tinanong siya ni Mama, bakit ka lagi tawa ng tawa? Lagi ka ba talagang masaya? Bigla na lang daw tumigil sa pagtawa yung bata at napansin niya na lumuluha na ito dahil bumumadaloy na ang mga luha sa pisngi ng bata. Nagulat naman si Mama. Uy, bakit ka naman umiiyak? Tinanong ko lang naman kung lagi ka bang masaya. Sorry na, huwag ka nang umiiyak. Ang sabi ni Mama dun sa batang babae. Bigla daw nang laki yung mata ng batang babae at hinilat sa kamay si Mama palayo doon sa puno ng kamyas. Sinasabi daw nung bata si Mama na huwag siyang maingay at pinatalikod na si Mama at pinapaalis na. Nagtataka si Mama habang nakatayo pa rin at hindi umaalis. Tinutulak na daw siya ng batang babae para umalis. Natataranta na daw ang itsura nito kaya binulungan na daw si Mama. Umuwi ka na. Nandiyan na siya. Baka pati ikaw mapalo. Sige, umuwi ka na. Sa takot ni Mama na madamay, nagtatakbo daw siya palayo doon sa puno. Nung nasa harapan na siya ng bahay, sinilip pa daw niya sa gilid yung batang babae. At nakita daw niya na may isang napakalaking lalaki daw na may hawak na sinturon na pinagpapapalo daw yung batang babae at tuwing lumalakas daw yung iyak ng batang babae, pinapalo daw ng sinturon yung mukha ng bata. Sa takot at awa ni Mama, tumakbo daw siya kaagad-agad sa loob ng bahay at nagsumbong kay Lola.
Agad naman ay inutusan ni Lola si Tito Lencho na papa ni Tita Neri na tingnan kung anong nangyayari sa labas. Lencho, tingnan mo nga kung anong nangyayari dun sa labas at bakit pinagpapalo yung bata. May sumbong nga yun sa barangay. Wala namang tao dun sa labas. Hanggang dun sa gilid, sa may kamis, sininang ko, wala naman. Sabi ni Tito Lencho, pagpasok ulit sa bahay. Huh, umuwi na sigla siguro. Baka naman tapos na yung magpaluan. Ang sabi naman ni Lola. Fourth experience. Around 9 na ng gabi, nakahiga na daw si Mama para matulog nang makaramdam siya na naiihi siya. Buti na lang at gising pa noong mga time na yon si Tito Lencho niya at nanonood pa daw ng TV. Dali-dali daw siyang bumaba at dumiretso doon sa CR. Nang matapos na si Mama, paglabas niya ng CR, palakad na siya sa may ilalim na hagdan nung nakita daw ni Mama yung batang babae na nagtatago doon at sinanyasan daw siya na huwag siyang mag-iingay. Sa gulat ni Mama, tinakpan daw niya ang kanyang bibig at bahagyang gumilid sa may dining table. Biglang lumabas daw sa sulok ng hagdan yung napalaking lalaki na namalo doon sa batang babae. Nakatingin lang daw si Mama habang nakatakip ang kamay niya sa kanyang bibig. Kitang-kita daw ni Mama na hinubaran daw nung malaking lalaki ng damit yung batang babae at sinimulang itong halayin. Nakatakip ng mahigpit ang mga kamay si bibig habang umiiyak na daw si Mama noon dahil takot na takot siya at awang-awa dun sa batang babae. Hindi daw niya alam kung anong gagawin niya. Nakatingin lang din daw yung batang babae kay Mama habang umiiyak ito ng tahimik. At nung dumating na raw sa point na malapis na makaraos yung lalaking manong, lumalakas na daw yung iyak ng batang babae dahil sa nasasaktan na daw ito ng husto. Ang ginawa daw ng malaking lalaki ay tinakpan daw yung bibig ng bata. At noong nakatapos na sa kababuyan yung malaking lalaking yun, nagulat daw ito nung makita niyang tirik yung mga mata ng batang babae, tabingi na ang shape ng mukha at maputla na at hindi na humihinga. Sa liit ng mukha at laki ng kamay ng malaking manong, natakpan din ng kamay nito yung ilong ng batang babae, kaya hindi na ito nakahinga. At sa sobrang diin na pagkakatakip niya, balikabali-bali ang buto ng batang babae sa mukha. Naging rason para tumabingi ang shape ng mukha nito. Napatay ng malaking manong yung bata at sa takot niya dahil sa nangyari, nakita na lang daw ni Mama na tumayo daw yung malaking manong sa ilalim ng hagdan at narinig na lang daw ni Mama na sumigaw ito. At dahan-dahan humarap kay Mama at biglang bumulagta sa sahig dun sa tabi ng dining table. Sinaksak ni Manong ang kanyang sarili. Dun na nagsisigaw si Mama sa kanyang sobrang takot dahil bumulagta sa sahig yung malaking manong na nakatitig pa kay Mama ang malalaking mata nito. Sa sobrang gulat, napalundag sa sopa at napatakbo sa kusina si Tito Lencho. Lalong nagulat daw ito at napasigaw ng kanyang nasaksihan kung anong nangyari dun sa kusina. Sa hindi malamang dahilan, nakita rin kasi ni Tito Lencho yung malaking manong na may saksak sa dibdib, pati yung patay na batang babae na tabingi ang mukha. Kaya dali-dali daw na kinuha at kinarga ni Tito Lencho si Mama at dinala doon sa gilid ng table. At nung humarap na daw ito sa may lalim na hagdan, kalkag-kalga na si Mama at wala na yung malaking manong doon sa sahig, pati yung batang babae. Litong-lito daw sila sa mga nangyayari. At nung mahimasmasa na sa pagkagulat si Tito Lencho, nagtatakbo daw ito paakyat na hagdan habang karga-karga siya papunta dun sa kwarto at ginising lahat ng mga natutulog. Nagpumilit si Tito Lencho na umalis na dun sa bahay na yon at lumipat na lang. After a week, maswerte naman na nakahanap kaagad si Lola
ng malilipatan, malapit dun sa tinitirahan ng kapatid niya, dun sa may Concepcion Malabon daw. Tita Clark, sana po'y nagustuhan ninyo ang aking story. At sana po ay mapili mo po itong i-share sa inyong channel. Pagpasensyahan mo na rin po kung may mga mali-mali sa grammar ko at sa isa-ilang mga spelling ko. Hindi po kasi ako tinuruan ni Mama na magtagalog. Sariling sikap lang po ang pagtatagalog ko, kaya pasensya na po. Thank you po sa time na binigay mo po sa pagbabasa nito at salamat din po dahil nakikita ko pong napapasaya mo po si Mama by sharing her stories dito sa channel ninyo. Thank you po. Take care po and God bless you always. Raha, ang firstborn ni Luna. Okay, so yun yung mga kwentong nilahad sa atin nila LynLyn at saka ni Raha. So gusto ko sana magpasalamat sa inyo, LynLyn and Raha, sa pag-share ng inyong mga kwento. So maraming salamat po sa inyo at sana po ay magbahagi pa po kayo ng mga kwento ninyo. So umpisan muna natin yung pag-discuss doon sa kwento ni LynLyn. Okay, yung tungkol sa mga bahay. Sa bahay nila, okay na may mga kakaibang nangyayari doon sa lugar na yon, okay? So parang pinakyaw na yata ni LynLyn yung lahat ng mga pwedeng kababalaghan na pwedeng mangyari. Okay, so una meron silang parang may nagpaparamdam sa kanya na kapre. Nakakapangilabot naman yung nangyari. Hindi lang yung tipong nakita niya na parang nasaksihan niya yung kapre. Kung hindi, may ginagawang kahalayan sa kanya. Okay, buti na lang at hindi nagbunga. Ewan ko kasi, di ba nakakarinig tayo ng mga ganyan, yung parang nagbunga yung panghahalay ng mga laman lupa or whatever sa kanila. Okay, and yan, hindi lang siya, pati pala yung ate at pinsan niya, parang sinalbahe nung kapre na yun. Okay, so mabuti at nag-work naman yung paglalagay lang niya ng Bible at saka paglalagay ng asin dun sa malapit dun sa higaan niya, kaya hindi na yun naulit pa. Pero iniisip ko, baka hindi naman talaga totally capre yun. Baka incubus yun or whatever. Kasi, di ba ganun naman yung gawain ng mga incubus? Yung mga kapag natutulog siya or kapag natutulog ka, yung parang may mga gagawin silang ganun sa'yo. But anyway, kung ano pa man, mabuti naman at hindi na ulit yun na ulit. Okay? Kasi nakakapangilabot talaga na may mangyaring ganun sa'yo. So, para sa akin talaga, kailangan talaga ng matintimang dasal sa ganyan. And then, huwag mong sasarilinin kasi I think yung mga ganyan pangyayari kapag talagang paulit-ulit na nangyayari sa'yo o kahit siguro isang beses lang, talaga nakaka-traumatize. And then, yun na magsimula yung depression or what. So, huwag mong sarilinin. Sabihin mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, ang pinaka-the best dun yung pamilya mo. Kasi, mag-ingat-ngat ka rin sa mga pagkasabihan mo. Like, yung mga feeling mo, kaibigan mo lang. Ganyan, malay mo, traitor pala yung kaibigan mong yun, ipagsabi o ipagkalat. Hindi natin masasabi kasi yung iba talaga mapaghusga. Kahit na alam naman nila na may problema ka, parang ipagkakalat pa nila, tapos bubusgahin ka pa, gagawin ka pang katatawanan. So, mabuti yung nag-iingat. So, sa pinaka-the best, sa nagsasabihan mo talaga yung pamilya mo o yung isang taong talagang alam mong subok na subok mo na talagang mapagkakatiwalaan, kumbaga. Okay. And then regarding naman doon sa iba pang niya mga karanasan, yung tungkol doon sa mga duwende. Yung mga duwende, mabait naman pala. So siguro, hindi lang niya nasabi, baka may pangangailangan sa pera kasi nga nakakasakit nga yung baby ng kapatid niya. Tumutulong yung duwende para magkapera sila. So siguro natutuwa yung duwende sa kanila. Ito yung maganda. I mean, kung may mga ganun mga kayo na nandun sa bahay ninyo, at least hindi sila yung parang namimirwisyo, itumutulong sila kumbaga. Okay, so yun yung dapat na, kung ganun lang naman din yung mga kasama namin sa bahay, di okay lang, diba? Diba tumutulong? Hindi yung tipong nananakit, yung nangungunsumi, ganyan. Although hindi rin siya pinigano'n yung masasabi ng nani nila kasi yun nga pinagtataguan ng mga suklay-suklay. Pero mabuti na lang din yun kaysa sabigyan sila ng sakit or what. Okay, kasi nga itong nanay niya siguro talagang medyo maingay, ayon na doon ng mga laman lupa sa mga maiingay na mga tao. So, ayun. Yun tuloy yung nangyari doon sa nanay niya. Siguro, kung ganun yung nangyayari at alam naman ng malamang ganun nga yung dahilan, dapat itong nanay niya, siya yung mag-adjust. So, tigil-tigil lang yung pagiging bungangera.
I mean, wala naman sigurong taong nagkakagusto sa bungangera, diba? So, ganun na nga lang ang gawin niya. Okay, so maging kay tahimik na lang, makalmado, whatever, tigil-tigil ang pagbubunganga. Okay. So, tungkol naman dun sa ibang mga karanasan niya with regard dun sa white lady. So, hindi niya napaliwanag kung bakit dito nagkaroon ng white lady doon sa bahay nila. Mayroon bang pinaslang doon or whatever. Pero, at saka kung ilang beses pa nagpakita ng white lady sa kanya, isang beses lang ba? And then after that, hindi na ulit nagpakita. So, yun yung mga bagay na interesado ko sanang malaman, LynLyn, kung sakaling mag-share ka ulit ng kwento sa amin na sana maggawin mo since interesado talaga kami. Okay? And then, regarding naman dun sa aswang, kung talaga nagpakita pa ba yung aswang ulit na yon, kasi ang nalahad mo isang beses yung parang may naglalakad-lakad doon sa taas ng bubong ninyo. Na hindi ko naman alam ha, hindi ko maintindihan kung bakit gagawin yun ng aswang. Hindi ba dapat kung ikaw ay gusto mong mamiktima na aswang, magiging tahimik ka, yung parang gagamit ka ng stealth. Kung baga, hindi mo ipapagagawin masyadong obvious na nandun ka sa bahay, nandun ka sa bubong, na mag-iingay-ingay ka pa. So, gagawin mong tahimik. Okay? So, parang kung maaari nga lang na pumasok ka dun sa bahay nang hindi nila nalalaman, yun yung gagawin mo para makuha mo yun. Hindi yung tipong pang i-announce mo yung arrival mo na, okay, nandito ako, maglalakad-lakad ako dito, ganyan. So, may aswang dito, aswang ako at kukunin ko yung baby para makapaghanda sila. Yun ang medyo pinagtataka ko doon, di ba? Kasi, napaka, parang hindi siya smart move. Okay, kung ako yung aswang, okay, so, hindi ko ipapaalam sa mga taong nandun na ako. So, ayawang ko. Okay, hindi ko alam. So, siguro kung may mga nakakaalam or makakapagpaliwanag kung bakit ganun yung gawain ng aswang, kung bakit hindi niya kinubli yung kanyang ginagawa para nakuha niya sana yung gusto niya makuha. So, ayun. So, sana mapaliwanag po niyo sa akin. Okay, at sa mga ibang tagapakinig na curious din. At, actually, yun lang. Yun lang doon naman nagtapos yung kwento ni LynLyn, pero nangako nga siya, or hindi nangako ba? Hindi. Sabi niya na may mga karanasan din siya tungkol dun sa aswang, kasi siya mismo inaswang nung nagbubuntis siya. So, sana mabigay niya sa atin yung detalyadong pangyayari tungkol doon sa bagay na yun. Okay, kasi talaga nakaka-curious naman kung ano bang nangyari doon. Okay. So, thank you, LynLyn, sa pag-share ng kwento mo. Ngayon naman, mapadako naman tayo dun sa kwentong nilahad sa atin ni Raha. So, si Raha ay ang anak ni Luna. Okay? So, ayun. So, ayan. Thank you so much talaga. Okay? Sa pag-share mo sa amin, Luna. At nakakatuwa. So, hindi lang si mami mo yung may kwento. Pati ikaw may kwento ka na rin. Okay? Tungkol dun sa mga kanasin din actually ng nanay mo. Okay, babasahin ko lang muna din ito actually yung sinabi sa akin ni Luna. Oh, ni Luna tuloy. Ni Raha, okay. So, ito, kasi tinanong ko siya kung, wow, okay, anak ka pala ni Luna, kung witch din siya, okay. And then, ito nga yung kasagutan niya tungkol. Kasi I'm sure na tinatanong niyo rin yun sa mga sarili ninyo nung nalaman niyo na anak ni Luna tong si Raha. So, anyway, ito yung sagot niya. Hello po, Tita Clark. Opo, ako po ang panganay ni Luna. Hindi po masasabing witch din ako kasi po balis lang po ni Mama yung namana ko sa kanya. At hindi ko po kayang balisin o hindi ko po mabalis si Mama kasi siya na po yata yung pinakamalakas na balis. Sabi po sa akin ni Mami ko, yung mother ni Luna, okay, so tawag niya sa Mami, sa mother ni Luna, Mami, okay, para hindi kayo makonfuse, hindi daw po mababalis si Mama ko ng ordinaryong balis. Lahi lang daw ng tatay ni Mama ko ang may mataas na klase ng balis at kaya din daw mag-alis ni Mama ko ng kahit galing, na kahit na kaninong galing na balis. Okay, I hope you understood that. So, yun nga. So, kaya daw kontrahin ni Luna yung balis ng ibang tao. Okay. Namana ko po kay Mama yung balis niya at yung panduduro niya na kapag nagagalit siya, may nangyayaring masama doon sa taong kinagagalitan niya. Kaya sobrang strict po sa akin si Mama ko about that. Lagi po niya ako pinagbabawalan na manduro ng tao kapag nagagalit po ako. Laging sinasabi ni Mama na huwag ko daw titignan sa mata para di ko daw mabalis. Pati yung bunso kong kapatid, kapag nakapoint lagi yung hintuturo niya sa face ng fence niya,
or classmates niya, kahit naglalaw lang sila, pag nakita ni Mama, laging napapalaw sa kamay. Bad law kasi yun. Tita Clark, thank you po sa pag-appreciate sa email ko. Sana po'y mapili mo po siyang basahin sa channel mo. And thank you din po at ni-secret mo po kay Mama kung anong story yung shinare ko. At excited na daw po siya. Tita Clark, thank you din po for helping me na mapasaya si Mama ko. Simula po kasi nung namatay si Lola niya, lumala na po ang depression niya. Okay. Dati na-handle niya pa yung depression niya kasi nandyan pa po si Lola niya. Pero ngayon po lumala. Hindi na po kasi niya alam kung anong gagawin niya. Nangako po kasi siya kay Lola noon na kapag hindi na siya magiging active sa pag-witchcraft niya. Pero nung namatay si Lola niya, nagsimula na siyang maguluhan. To the point po na nag-attempt na si Mama ko na okay. I don't think na i-share ko pa po ito kasi medyo delicate na siya. Okay, medyo private na siya. Pero anyway, so alam mo po, Tita Clark, simula po na mapadpad si Mama ko sa channel mo, she started talking to me again. Okay. Kinukwento niya po sa akin yung mga napakinggan ko, napakinggan niya sa channel mo, kaya naman po madalas pag naabutan ko ang upload mo na hindi pa oras ng tulog ko, okay, magkasama po kami ni Mama na nakikinig. At simula po nun, paunti-unti na po nakikipag-communicate ulit si Mama sa aming magkakapatid. Thank you so much, Tita Clark. Sana po ay huwag kayo magsawa sa pag-upload at sa pagbabasa ng mga stories. Pasensya na po at dinaldal ko na sa husto at natutuwa po kasi ako na may isang tulad mo po na nagpapasaya sa Mama ko. Thank you po ulit. Ingat po palagi and God bless you po. Okay, maraming salamat sa iyo, Raha. At nakikita ko, nababatid ko dito sa iyong pinadala sa akin ng email na talagang isa kang mabuting anak. At maraming salamat sa iyo dahil nakikita ko talaga na parang inaalagaan mo talaga si mami mo. So sana wag kang hindi ko masabing magkasawa kasi syempre anak ang mama mo siya, so hindi dapat talaga magkasawa, pero sana palagi kang ganyan. Okay, so bigyan mo ng maraming pasensya si mami mo. Alam mo naman na yung pinagdadaanan niya, meron siyang pinagdadaanan ngayon. So please make sure na nasa mabuti siyang kalagayan palagi. Mabigay pakita mo sa kanya na mahal niyo siya, para po I think yun yung mga paraan para mawala yung depression. Kasi ako feeling ko rin may mga ganun din ako mga bouts ng depression. Although hindi ako na-diagnose ng depression talaga. Kasi may mga tao nga actually na sensitive sa ganun, na parang tipong bakit mo nasasabi na depressed ka ba, na-diagnose ka ba ng depression? So don't say you're depressed if you're not really diagnosed. Na just ko naman, ibig sabihin lang naman nun is I'm feeling sad or down, ganun. So kailangan pa ba ng ma-diagnose ka? Yung may mga tao talagang ganun, 'di ba? Parang masyadong particular sa ganun. Anyway, foreigner naman 'yun. Okay? So feeling ko kasi yung mga tagibang yung ayoko magbanggit ng kung ano, pero yung iba talaga masyadong sensitive or masyadong doon na parang hindi mo, don't say you're depressed because you're parang inappropriate mo yung depression. Pati ba naman yun inappropriate? Anyway, so lumilis na tayo sa kwento. But anyway, gusto ko lang sana magpasalamat nga sa iyo, Raha. So just make sure na you're always there for your mom. At I'm so happy na papasaya ko pala kayo. Okay, dahil sa mga ina-upload ko po dito sa ating channel, and I hope na patuloy ko kayong mapasaya. Okay, dahil sa mga stories na sinishare ng ibang mga senders. So, guys, yung mga nag-share, nakita nyo yan. So, napakalaki ng impact ninyo sa ibang mga tao. Kasi I don't think na parang lahat pwede kong na parang puro sa akin lang lahat yon. Although yes, ako yung humaharap sa camera, ako yung naglalahad ng kwento, but still, saan ba ako, ano bang mangyayari kung may mangyayari ba kung yun lang ginagawa ko, kung hindi rin dahil lang naman sa mga stories sa pinapadala ninyo. So, kayo talaga yung bumubuo nitong channel natin, kaya sinasabi ko palagi na channel natin to. Hindi ko lang channel to, channel nyo rin ito, okay, sinunok ako, channel nyo rin ito, okay, dahil nga isa kayo sa mga malaking dahilan kung bakit ito lumalago. Kasi mga stories niyo yung bumubuhay dito sa channel natin. Okay.
So, ayun. Okay. Let's discuss the story. Kasi kung ano na naman ang mapapalihis na naman tayo. Anyway, so tungkol dito sa kwento ni Raha, na kwento ni Luna talaga nung bata pa siya. Okay. So, may nagpaparamdam dun sa dating bahay nila. So, mabuti na lang din na tumalis sila kasi medyo kakaiba. Okay, medyo malakas yung pagpaparamdam. Hindi lang siya basta-basta tipong may nakikita sila na sandali lang o saglit lang or what. So talagang parang poltergeist yung nangyayari kasi gumagalaw na yung gamit, nawawala na siya ng kusa. And then talagang parang niinak nila yung mga nangyayari dun sa bahay na yun na medyo nakakapangilabot. Okay nga pala, hindi ko pala nakapagsabi ng disclaimer. But anyway, so I'm assuming na lahat naman ng mga nakakapakinig dito sa kwentong ito ay medyo mga mature na. Okay, so yun, medyo kakaiba yung nangyari, medyo nakakapanindig balahibo talaga. Ikaw ba naman makakita na to, ng ganun? Okay, nakaka-traumatize talaga. At mabuti na lang talaga umalis na sila doon kasi kahit ako siguro, kahit mahilig ako sa paranormal, pero mga ganun yung mga nangyayari. Ay nako, talagang alis ako doon. Ayoko ng mga ganun-ganun, Diyos ko. Kasi alam nyo naman ako, medyo sensitive ako pag mga tungkol sa mga bata, yung mga parang yung mga napagsamantalahan, mga ganyan. Oh my God, no. Ayoko ng ganun. Hindi ko gusto yung mga ganyan mga bagay. Kasi, di ba, may mga parang puhalis puro mga kaibigan ko, yung mga kamag-anak ko, yung mga pamangkin ko, isko mga babae, isko, no. Ayoko talaga. So, yun, mabuti na lang din at hindi yun nangyari. Umalis na rin sila sa lugar na yon. Kasi sobrang twisted talaga. Sobrang creepy talaga nung place na yon. At hindi ko talaga siya kinaya. Okay? So actually, yun lang. Yun lang yun naman yung masasabi ko regarding dun sa kwento ni Raha at saka ni Luna. So again, thank you sa inyong dalawa sa pagbabahagi ng mga kwentong yon. Okay, so let's go ahead and read yung mga comments po nyo dun sa pinaka-latest po na video. At saka I think babasahin ko na rin yung pala yung mga comments dun sa video na in-upload ko nung kamakailan lang. Okay, so, teka. As always, mabagal yung PC. So, ayan. So, babasahin ko pala muna yung tungkol yun sa Aswang siya syudad kasi hindi ko siya nabasa nung itong nakaraan. Okay, yung tungkol dun sa shinare sa atin ni Kathleen na first na story. And then later on, babasahin ko rin yung mga comments niya tungkol dun sa story na in-upload ko. Okay. So, sabi ni, gusto ko sana magsabi ng hello at saka God bless kay Mali Dagi. So, sabi ni Mali, hello Clark, ang nanay ko po ay pinanganak noong 1941. Hindi ko alam kung anong taon ni pinanganak ang lola ko, pero marunong siyang mag-Spanish at English. Pero grade 1 lang daw ang kanyang natapos. Gawa ng siguro na mahirap ang buhay noon, lalo pa noong 1920s pa siguro pinanganak ang lola ko. At sinakop tayo ng Kastila noon. Ang salita ay Kastila, parang first language nila yon, English and Spanish. 1985, namatay ang lola ko sa edad na 82, okay? At wala pa talagang maraming trabaho noon. Sa panahon naman ng nanay ko, elementary ako noong mga 1982, walang masyadong trabaho ang hindi nakapag-aral. May mga taga sa amin din na napunta sa Subic at nakapangasawa ng Amerikano. Maaring sa ganun trabaho din nila iyon nakilala. Well, ang masasabi ko lang doon, so ganun sila siguro kapag kung sino yung namumuno ng mga time na yon, kung Kastila man sila or sabihin natin mga Amerikano, so, kailangan mo talagang mag-adjust. So, doon, matututo ka ng mga salita. Although, hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral. Pero, ayun. So, para makasurvive ka, kailangan mo talagang matuto ng lingwahe nila. Since, siguro, ang dami mga ganun. Sila yung nagbibigay ng mga trabaho. So, parang katulad siguro sa mga, katulad natin mga OFW. So, yun. Dahil nga, kunyari, nandun ka sa ibang bansa, like sa Saudi, hindi naman talaga English yung gamit talaga nila siguro doon. So, para makapag-communicate ka dun sa mga amo mo, kinakailangan mong matutong magsalita ng Arabic or makakakuha ka man lang mga phrases in Arabic. Same for mga nandun sa Japan, kailangan mong matutong mag-Hapon, okay, magsalita ng Nipongo. And then, sinakop nila tayo, so tayo yung mag-a-adjust sa kanila ng time na yon. So,
matututo talaga tayo ng mga lingwahe nila. Ayun, so thank you so much for your comment, Mali. At salamat din kay Sariwat Malaman at kay Anthony Lawson. Sabi niya, I just want to do a follow-up regarding sa Puot ng Manananggal Part 2. When will it be uploaded? Thanks. Yung Puot ng Manananggal ay kwento po ni Sak. And then si Sak po kasi sa ngayon ay busy pa po dun sa kanyang trabaho. The last time I spoke with him. Meron daw po kasi silang parang audit or something. Parang ganun. Meron po silang kailangan asikasuhin. So once na available na po si Sak, maaari na po niya ipagpatuloy yung kwento. I'm sure niya papadala na lang po niya yun sa akin. So, ayun po. Stay tuned for that po. Thank you so much for your comment, Anthony. At kay Era Estorba, sabi niya, Hi, Ma'am Chic Clark. Salamat sa new video. Me and my husband are always looking forward to your stories. What we love about you is how you deliver. And also, you push your opinion, which is hardly heard in some horror stories. Keep it up and Godspeed. Okay, thank you, Era. So, mayon nga po. So, yun po yung ano. Kaya nga po, kapag hindi ako nakakapaglagay ng comment, parang iisip ko na parang baka hindi siya kompleto, you know. Hindi siya tipong magiging parang katulad na lang din siya ng ibang mga channels wherein they just tell the story without telling kung ano yung palagay nila tungkol sa story na yun. So, yun yung feeling ko na parang kakaiba dito talaga din sa channel natin. Okay, because we give our opinion, hindi lang yung tipong parang basa lang ng basa and then, okay, so yun po. Ayoko na magsabi, baka naman sabihin na parang may kinocomment ako regarding sa ibang video. So yun po yung feeling ko na difference natin sa ibang mga channels. But anyway, thank you so much for appreciating that. At hi, hello dun sa husband nyo. Yun po, ano ba? Diyos ko, parang nawawala ako sa sarili ko siguro kasi nga ano. Ganoon naman ako. Ayoko yung parang bigyan na parang dahilan na dahilan since I'm sure na hindi naman kayo interesadong malaman yun. But so, moving on, let's go ahead and read the other comments. Sabi naman ni JJ Ru, or paano ba to? JJ, ano, pakisabi nga sa akin kung paano i-pronounce. So, JJ Ru ba o JJ Rui? Okay, but anyway, so sabi niya, Hello, Ma'am Shi, happy to hear you again. No worries, di lang if di ka nakapag-upload consistently. Syempre, you still have other important things to do. Let's assure that we appreciate all your efforts and hard work. And of course, to all the senders who also contribute to make this channel successful. God bless and stay healthy. Yes, tama ka, JJ. So maraming salamat talaga sa mga senders because sila yung mga talagang tumutulong para po maging successful po itong channel po natin. Kundi po dahil sa mga kwento po nila na talagang mga makukulay, talagang interesante po talaga, hindi po talaga parang uusad itong channel po natin. So maraming salamat po dyan. Okay, at hello din kay Jennifer Carlos, kay Lily Santiago, hello, kay I Love Dean, kay Kwentong Lagim Creepy Horror Pasta, hello, Ellen Loquias, hindi ko mapronounce ang kanyang pangalan kasi naka-Arabic characters, but hello po sa'yo. Si Nona Grace Borda, hello. Sabi niya, Hi Clark, nice hearing another scary story. Watching here in Buraida, Al-Ghassim, Saudi Arabia. Okay, so hello sa mga taga Al-Ghassim, Saudi Arabia. I hope that you're all doing well. At hello kay Dang Season, kay Tameme, hello. At kay Melski Garcia. Okay, basabang binanggit ko na si Tameme, gusto ko sanang pasalamatan at batiin lahat ng mga tao nito. Mga admins po ng GC. Okay, so hello po kay Moy, kay Jenski, kay RV, at saka po kay Lolo Batman. Okay, so maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa akin sa GC. At sa ngayon po, okay, advice ko lang po kayo na inayos po yung GC. Kaya po yung mga gusto pong sumali, pasensya na po kayo ngayon po kasi inaayos pa lang po siya. So once inaayos po siya, saka po ako mag-a-add po ng mga bagong mga members. Kasi ngayon po, sinasala po yung mga active na members. Okay, inaalam po kung sino po yung mga interesado pa na magpatuloy pa po dun sa group chat. And then once na okay na po yun, naayos na nga po yun, then saka po kami magdadagdag po ng mga bago. So ayun po, just in case na gusto po nyo sumali po dun sa GC na yun. So hintay-hintay lang po, once po na okay na po yun,
Then, idadagdag ko na po kayo doon. Okay. So, ngayon naman, gusto ko pa sanang batiin po si Aljon Madrona Lansin. Sabi niya, hi po sa mga Dolls and Spooks fans. More power and God bless. Laking tulong pampalis ng pagod, especially sa mga topic tungkol sa aswang. Aljon from Cayman Island. Oh, okay. So, taga Cayman Island siya, Georgetown, and then Buhay OFW. Okay, hello Aljon. So, I hope you're doing well. I hope you're doing well. At salamat at nakaabot pala sa Cayman Island itong ano natin, yung mga nakatagapakinig. So, maraming salamat po. Okay, I hope you're okay there. Hello kay Rain Zero Puma. Hello. Kay Diane Galban. Kay Adik Sayo. Okay, kay Rain Di Guzman. Okay, listening from KSA. Hello. Kay Boknoy Kabam. Okay, parang yung matanda rin dito sa amin. Dahil sa katandaan na pagkasundoan na lang napatay na lang ang kamag-anak para hindi na maghirap. Pero di mamatay-matay ang... Oh my God! Talaga ba? Kakaiba naman yun. Okay, medyo creepy ha. So anyway, so I hope na aswang siya. Okay, kaya para at least magkaroon ng parang saysay o meron parang reason kung bakit yung ginawa sa kanya ng mga kamag-anak niya. Pero, oh my God, napakahirap talaga maging asang aswang, ano. Talagang parang, ano ka, hanggat hindi mo na ipapasa sa iba yung pagiging aswang, okay? So, yun, hindi ka makakapagpahinga, maghihirap ka talaga. Buti sana ko yung tipong matanda ka lang na parang sawang-sawa ka na sa life mo or what, yung ganyan, parang feeling mo you wanna rest na. Pero ito kasi yung mga tipo na parang naghihirap siguro siya, sakit-sakit ng pakiramdam nila. Parang ano, talagang alam niyo yun, yung parang may sakit ka. Gusto mo nang mag-goodbye dito sa life. Pero dahil di mo nga yun magawa, because, yun nga, dahil nga sa hindi ka makakalis hanggat hindi mo na ipapasa. So yun yung mahirap. Okay. And then dito naman kay Cheryl May Cabaron, hello sa'yo. Kay Maricris Hernandez at kay Burns A. Sabi ni Burns A, hi sis Clark, I see a little white aura. The aura will depend on how you feel. The aura of a person changes all the time. Your white aura means, a white aura signifies a pure state of light. It means that there is a balance and harmony in your life. It's your energy that you give off. But fleeting lang na na-overcome sa colorful background mo. According to the mediummaria.com, on the pink aura, the spiritual meaning of pink is most apparent when we examine the meaning of a bright pink aura. This color of an aura usually indicates that the person is grounded, level-headed, and at peace. This is typically a color for people who routinely carry out meditation, introspection, and consume healthy food. Malamang hindi si sakit. Kasi medyo napapahilig ako sa ano, sa junk food nito. Kasi hindi, ganito pala, explain ko lang. Makamamay sabi mo, diabetic ka, kumakain ka ng junk food. I know it's bad, pero ito, explain ko lang. Kasi nga, so sa trabaho ko, nag-audit ako ng mga tickets ng mga agents. So, yun lang. Kailangan ko na parang medyo, syempre, magbabasa ako. It could get monotonous, and then at the times, ayun nga, may pagkulang ka rin sa tulog, sabihin natin na ganun, medyo nakakaantok. So, isa sa parang ginagawa ko para maibsan yung antok ay kumain. Kaya medyo tumataba ako feeling ko, and then I know it's bad, kasi hindi siya talaga tama, pero yun nga eh, parang kasi parang syempre I have to do something, kasi kapag inantok ako, hindi ko magagawa ng maayos yung trabaho ko. So, parang domino effect kasi ang nangyayari. Okay, so ayun po. Okay, so medyo na lang ako, na-share ko lang yung kasi sabi na para pag may pink aura ka pala, ay kailangan mo daw ng ano, kumakain ka ng healthy food. So, hindi naman sa puruhan healthy food yung kinakain ko, pero yun lang. So, medyo napaparami yung chichirya. Pero, ang ginagawa ko nito, para bumibili rin ako ng mga fruits. So, ayun, pakwan usually. Bumili ako, alam niyo sa SM yung mga nakaslice na ng mga prutas-prutas doon. So, bumili ako ng ganon, then usually pakwan yung kinakain ko. Yun ang yun yung inangat-ngat ko para hindi ako antukin. Okay? Habang nandun sa office.
Pero happy na rin naman ako sa white aura kasi it means daw na meron daw akong balance and harmony in my life. Then I hope na ganun nga. Okay, sana may balance and harmony sa life ko. Oh my God, okay na sa akin yung white aura. So that's nice. Okay, thank you so much Burns A. At sana po ay patuloy po yung white aura na yan. And then someday maging pink naman. Pag nagawa ko na yung meditation, introspection, and pagkain ng healthy food. Okay, para... Ayan, pink ang aura. Light pink pa. Baby pink. Wow, social. Anyway, thank you. Okay, hello kay Gilbert Manabat. Okay. Kay Maria Victoria Mercado Gonzalez. Hello. Kay Karen Brescia. Kay Cassandra May. Okay. Kay Vanessa Gray Cuchella. Naging social ka na. Vanessa ka na ngayon. Hindi ka na Vanessa. Okay, hello sa'yo. Kay Alumna Des. Sabi ni Alumna Des, another nice video, Bessie Clark. Thanks for James, ano ba to? Thanks po for uploading. Ang ganda po ng story, Ma'am Kathleen. Sayang din lang, sana natutunan mo yung kaalaman ng mami mo. Pwede mo din naman yun magamit in a good way. Inaabangan po namin yung mga story mo pa na way makapag-share ko pa po ng mga intense story about the experience of your mommy. God bless po. Ingat po pa tayo parate. At kay Renzo, very nice story din po. Salamat po sa pag-share, nakakakilabot. Pasalamat ang white lady, di siya nakatapat ng tao na may lakas na loob na harapin siya. Salamat po sa creepy story, share pa po kayo ulit ng stories ninyo. At ingat po parate, enjoy your life with listening to our idol, Bessie Clark. Sana happy po tayo parate, chill-chill lang, hehe. Okay. Salamat alam na this. And then yun na nga. So actually, meron pang isang kwento na share itong si Kathleen, pero siguro sa susunod ko naman siyang babasahin para po mabigyan naman po yung ibang mga senders ng chance na mabasa rin po yung kanilang kwento. Pero definitely, babasahin ko po yung kwento ni Kathleen. Okay, since nakita ko naman na very very positive yung response ng mga nakinig dun sa kwentong yon. Okay, so natutuwa po kung makita po yun. So thank you po talaga sa inyo. So ayun po. Hello kay Elizabeth Noguchi. Sabi niya, naloka ako sa tawa mo, Clark. Clap, clap. Ang galing-galing talaga. Nice stories, by the way. Thank you again. Maraming salamat, Elizabeth, at nagustuhan mo. Okay, kay Marife Caberto. Okay. So, I missed you, madam. 7.9k na. Okay, by the way, oh my God! Okay, hindi na po tayo 7.9 kasi medyo late ko na po nababasa itong mga comments ninyo. As of this time, habang binabasa ko po ito, we're at 8,154 subscribers! Okay, maraming salamat po talaga so sa suporta po ninyo. So, sana po ay patuloy po tayong maghikayat ng mga subscribers po na pwede pong mag-subscribe dito sa ating channel. So, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Okay, hindi po ako magkasama magsabi po niyan ng pasasalamat sa inyo. Kasi po, nakaka-overwhelm po. Konti na lang. Okay, so parang less than 1,000 plus. Okay, oh, less than 1,000 plus. Is that even the right term? Basta, mga 1,000 plus na lang, maabot na po natin yung 10K. Okay, so once na naka-10K po na tayo, yeah, sabi nga po ni Zach, okay, mamimigay po tayo ng t-shirt. Okay, dun sa mga lucky subscribers po na nakapag-recruit po ng mga ibang tao na pwede po mag-subscribe dito sa channel natin. So, ayun po. So, let's wait for that. So, thank you po talaga sa inyong lahat. Okay, so, patuloy po natin basahin po yung mga comments. So, ayun nga, sabi ni Marife, thanks a bunch of care po, madam. Okay, medyo sinusunok ako. Makain nga muna ng tubig. Okay. Shout out po kay kuya ko. Okay, na si Armando Adaw. Okay. At yung friend niya dito dun sa... Dito sa Hong Kong. Okay. Hello daw kay Armando Adaw. Yun nga yung kuya niya. Si Liam Lamata Adaw. Si Kenneth Adaw. At si Irish Torino. So, I suppose si Irish yung friend niya sa Hong Kong. So, hello sa'yo, Miss Irish. Thanks po ulit, madam. Request po pala, madam, pag-read naman po ako kahit late na.
Birthday ko po noong Sunday, March 31. Salamat po. Oh my God, hindi mo sinabi sa akin kaagad. Naku, naku, hindi ko tuloy ikaw na bate. So, belated happy birthday sa'yo, Marife. So, I hope na nag-enjoy ka sa araw na yon. Ang wish ko para sa'yo, sana nasa mabuti kang palaging kalagayan, good health, and of course, happiness. Okay, so I hope na lahat yun makamtan mo. Maraming maraming salamat sa support mo talaga, Marife. Thank you po. Okay. And then dito naman kay Chai Echage. Okay, sabi ni Chai, hello Sir Clark, sobrang namiss kita. Tagal ko na namang hindi narinig ang boses mo. Ang mga kwento mo, pero okay lang. We understand naman, as long as lagi kang nasa mabuting kalagayan, your health is more important than anything else. But we miss you talaga so much. Thank you po sa bagong upload and thanks din sa mga senders. Take care always, Clark, and God bless us always. Mwa. Okay, maraming salamat sa iyo, Chai, at ingat ka rin palagi dyan kung saan ka man naroon. I hope that you're always doing well. Okay, so thank you. Hello din kay Julio Cesar Bilian, kay Alessa Diras, kay Lynn Nobles, hello, kay Ryan Plaza, kay Cheryl Villahermosa, hello, at kay Nalin Villar, okay, kay Maria Miranda, Florwell Varias, may katanungan si Florwell. Sabi niya, may ask lang me tungkol sa new video. About sa 2-month-old na hinagi sa bintana, pagbagsak wala na yung bata. Sabi kinuha daw ng aswang, thanks, God bless. Yes, actually, di ba na-share ko na tong, link para dun sa video na yun. Ito, may bago kong parang update about that. Sinasabi nila na parang hindi daw talaga totoo yun, parang fake news daw yun. At ewan ko, kasi sabi daw nila parang nailibing na daw yung batang yun bago pa daw yung mga hagisan event na yun o whatever. Pero ito, hanapin ko nga yung post nung kaibigan ko sa Facebook na parang inaano daw, sinasabi niya. Okay, sabi nga daw niya namatay na daw pala yung bata kasi may bronchopneumonia. Hindi daw inaswang, sa katunayan daw, di talaga nawala yung bata, pinalibing na nga daw. Okay. Hindi ako marunong ng Ilocano, kaya hindi ko mabasa kasi naka-Ilocano yung title ng article. Pero siguro ililink ko na lang sa baba. Okay, yung pong shinare po na kwento nga po doon sa ililink ko na lang po doon sa baba yung pong shinare po na update po regarding doon sa pangyayaring yun. So kung may mga taga-Iloilo po dito o marunong ng Ilocano, okay, so pakibasa na lang po at sana po ay makapagbigay po kayo ng translation po doon tungkol doon sa pangyayari na yon. Kasi nga po, hindi ko talaga siya maintindihan. I'm sorry, hindi po ako Ilocano. Hindi ako nakakaintindi ng Hiligay noon or ganyan po. Ayun po. So, kayo na pong bahalang humusga. Pero para sa akin, parang totoo siya. Pero kung sinasabi po nila na fake news at meron naman pong makakapagpatunay na ganun nga. So, well, okay, then ganun po. Ganun na lang siguro. So, pero naniniwala ako na may aswang po talaga. Okay. So, ayun na lang po. Masasabi ko regarding that. And then let's go on. And kay Anita Gopo, hi Clark, ganda at nakakatakot. Meron na rin pala dito sa Pampanga ang aswang. Akala ko sa bandang Visayas lang. Salamat po, more aswang story pa po kilasak. Okay, so yes, meron nga talaga. So feeling ko meron naman po talaga sa buong mundo na. Kasi remember, hindi naman po itong mga aswang banned sa airport. So pwede sila mag-travel anywhere. Okay, syempre hindi naman nila ipagkakalat na aswang sila. And then syempre, pero mas gusto lang talaga ng mga aswang na tipong sa mga lugar lang po sila na hindi sila pwedeng masyado, hindi sila madaling may expose. Pero siguro, magiging maingat na lang sila or what. Okay, so ayun na po, yun pong masasabi ko about that. And then nukul sa stories naman po kay Lasak, hintay-hintay lang po muna. So sa ngayon po kasi hinihintay ko pa rin na magpadala po siya ng bagong kwento. As mentioned earlier, based pa po kasi sa trabaho si Sak, may ginagawa pa lang po. Kaya po, hindi pa po siya makakapagpadala sa ngayon. But definitely, once na meron na po, babasahin ko po kaagad. Okay? Okay. So, hello po kay Marjorie Masendo,
kay Jessica Casas, kay Celine Alteza. Okay, sabi ni Celine, ma'am, hi ma'am Clark, na-miss ko yung mga uploads mo everyday, parang incomplete ang araw pag walang upload. Sana everyday na ulit. Love, love po ma'am Clark. Ingat po palagi. Okay, so yung tungkol sa everyday upload, once na stable na po itong channel po natin na pwede na po akong siguro mag-quit po dun sa trabaho ko talaga, and then pwede po akong mag-full-time sa YouTube, why not? Okay, pero sa ngayon po kasi hindi ko pa po siya pwedeng gawin kasi syempre may mga pangangailangan pa po ako na kailangan ko po ng stable na income, okay, para po mabayaran ko yung mga bills ko rin po. Kaya hindi ko pa po siya magagawang iwanan talaga yung trabaho ko. So, pero malay natin, di ba? So, kapag okay na po talaga yung trabaho ko, okay na po talaga itong YouTube, baka po pwede ko na po yung gawin para po makapag-everyday upload na ako at hindi lang po everyday. Kung hindi, gagawa rin po ako ng isa pa pong channel na iba naman yung i-show ko po dun sa channel na yon. Okay, yun nga po yung mga gusto kong gawin, yung mga tungkol naman po sa mga unusual na mga pangyayari na hindi po exactly paranormal. Ayun po. Anyway, so thank you po dyan, Celine. At hello din kay Mariel Estuesta, kay Martin Idon, kay Geraldine Rinalda, kay Ruben Alipio, kay Gail Villarreal, kay JC Yo, kay Richelle Luces, Jesse Loverdy, kay Daniel Rosario, at kay Chacha Garcia. Sabi niya, service crew ako at pinakikinggan ko ito habang naka-duty. Nasamit yung customer ko sa gulat habang umiinom ng juice nung tumawa ka, ma'am. Shikler ko. Talaga ba? Okay, pasensya naman. Nakakatawa naman. Salamat po kung ganun at medyo naapektuhan pala tong ano niya. Customer. Okay, salamat po. Natawa din ako doon na. Okay, hello. Hello kay Marge Villarde, kay Randy Guzman, kay Renato Fernandez, Diane de la Peña, at kay Alpha Omega. Okay? So, sabi naman ni Steffrey Agahan, hi Clark, salamat po sa bagong upload sa mga nagpadala ng story. Nakakatanggal ng pagka-homesick. Lalo kapag nag-iisa lang ako. Pati si mami ko nakikinig na rin sa channel. Okay, salamat po. Ingat po kayo palagi, Clark. Hi pala sa husband ko na si Ray, na nakikinig palagi sa channel. God bless us all. Stay happy and safe. Happy weekend sa lahat. Wag po kakalimutan magdasal palagi. Tama ka dyan, Steffrey. So, palagi tayong... Steffrey ba? I think Steffrey. Okay. Steffrey, so I hope that you're all doing well dyan sa Italy. If I'm not mistaken, nasa Italy ka. Okay? So, salamat sa pagsuporta niyong dalawa mag-asawa sa akin. At tama ka. So, lagi tayong magdasal kasi ang pinakamabisang armas sa mga kababalaghan, sa mga ganyan, ay ang matitim-tim at saka sinserong pagdadasal. So, wag po natin kakalimutan po yon. Okay, so, hello din kay Arlene ng Taiwan, kay Magdalena San Carlos, kay Macmac Riego, kay Jopay Nicole Bano, Drix Botowski, okay? Sabi ni Drix Botowski, sak, anong masasabi mo sa kakayahan ni Ed Caluwag? Totoo ba mga pinagsasabi niya? Sige, tanungin niya, tatutungin natin yung kay sa kung totoo yung mga sinasabi ni Ed Caluwag. I think kung hindi ako nagkakamali, si Ed Caluwag yung nandoon sa Jessica Soho, yung palaging nakabonet. Kaya tinigilan ko na rin yung pagbubonet ko eh, kasi parang sinasabi na kung idol ko daw yun. Although wala naman akong... hindi naman ako against sa pag-compare sa akin, pero still, I don't wanna be compared to anyone since hindi ko naman siya talaga intention na gayahin. Baka sabihin kasi ginagaya ko siya na hindi naman. Okay? Eh, pero wala naman po, kung ako personally, hindi mo naman tinanong yung opinion ko kasi sakit na tinatanong mo. Pero sa akin naman, baka kasi feeling ko parang pressured kasi itong si Ed na magbigay ng parang statement about sa kababalaghan. Or what? Okay, kaya ba ganun yung mga nangyayari, yung nasasabi niya? But, I don't think na dapat natin siyang i-bash. Definitely not. Do not bash him. Okay, so, ayun lang po masasabi ko tungkol doon. So, just be respectful. Kasi po, at the end of the day, lahat naman po tayo mga tao. And then, siguro kung sa'yo mangyari yun, ayaw mo rin naman mabash ka, di ba? So, ayun lang po yung masasabi ko about that. Okay? So, ano pa ba?
Okay, so let's move on. Kay Arish Malik, wow, salamat po at may upload na din. I hope nakapagpahinga ka na maayos sa Madam Clark. Alam mo na, mas importante pong health. Thanks sa pag-upload, kakamiss po talaga ang upload mo. Always take care and God bless to you and your family. Okay, so maraming salamat sa'yo, Arish. At saka kay Alessa Diras, hello. I think nabasa ko na siya kanina, pero anyway, basahin ko po ulit yung comment niya kasi po nag-comment po siya ulit. So, I really appreciate that na talagang marami po kayong comment. So, Ma'am Shi Clark, idol talaga kita sa pag-narrate. Nung humahalak ka, kasi dahil napoportray mo yung paghalakhak ng babaeng nakapapahalakhak na din ako. Ang galing mo. Salamat naman po. Okay, salamat at nagustuhan po ninyo yun. Okay, kay Andrew Gakutan. Hello Boss Clark, ongoing rerun ako ng mga na-miss kong episodes. Ganda ng Valentine specials mo. Malapit na din mag 8K ang subscribers mo. God bless po sa ating lahat and more power to your channel. At naka 8K na nga tayo since then. So maraming salamat talaga. Okay, hello kay James Laristan, kay Cassandra May ulit, kay Mary Jean Reforgo, kay Joseph de Guzman. Okay, kay Marie Rose Moriguchi, kay Kawan Alang, kay Rads Tampugaw. Sabi ni Rads, salamat at may bago. Nakakamiss naman. Di talaga kompletong araw ko kapag hindi nakakapanood dito. Salamat din po sa laging pagbati, ma'am. God bless po. Maraming salamat din sa inyo. Hello kay Love Jane. Sabi ni Love Jane, hello po madam, musta na po kayo kahit sobrang late? Ako naghahanap pa rin ng paraan para makapanood. Maraming salamat po sa senders at sa inyo po Madam Clark. Sana bumalik na rin si Sir Sack at si Brandon, pati na rin po si Juan Pedro. Okay, yung kwento ni Juan Pedro, meron siyang actually sinend sa akin matagal na, hindi ko pa lang siya naayos. Kasi po, basta, babasahin ko po siya eventually, you will know. Okay, once na nabasa ko na po siya, so yun po. Okay, so thank you Love Jane. Jennifer Abugadie, hello. Shelly Dendrake. Kay Kathleen Roque, sabi ni Kathleen. Ah, okay. So, by the way, si Kathleen yung nagkwento ng story na to. Okay, ng story na to. Siya yung nagsend ng mga kwento natin. Okay, yung mga binasa kong mga kwento nitong nakaraan. So, basahin po natin. Thank you so much. Thank you very much, Clark. I love your delivery of the story. Naiyak ako sa naging buhay nga ni Mommy. Sa kalupitan ng lolo namin na hindi ko naman nakilala, malamang natutong maging matapang si Mami. Palaban talaga siya nung nabubuhay siya. Oo, marunong din maglinlis si Mami, accent Bisaya of course. Ngayon wala na si Mami, ngayon ko na-realize na ang husay pala niya. Totoo nga ang mga sinasabi niya na you don't know what you got until it's gone. Okay. High school graduate daw si Mami sa Colegio de Santa Rita at naging religion teacher daw niya si Mother Teresa na Santa Ana. Na Santa na. Talaga ba? Pumunta pa si Mother Teresa dito sa Pilipinas? Okay, hindi ko alam na naging teacher pala siya. Okay, kakaiba. Okay, anyway, binabaliwala ko lahat ng mga kinakwento niya noon kasi para sa akin noon, inakakalibang lang. Siguro dahil bata pa ako that time. Totoo yun, kapag pinapakitaan mo ng tapang ang aswang, hindi ka nila gagalawin. Parang unahan lang. Kapag nasend sila na takot ka, the more ka nilang sisindakin. Sa bagay, ganoon naman talagang demons. Kapag alam na takot ka, the more kang hindi titigilan. Oo, mag-send ako ulit ng story si Mami habang nandoon pa kami sa nightclub na yon. Yes, ang nightclub ng nanay namin noon ay for hospitality girls talaga. Bukod sa table-table, may much more pa doon. Gusto ng nanay namin na yumama noon. Kahit alam niya na sa Cebu noon, pinandidirihan na kanyang ganyan trabaho. Kaya malakas talaga ang loob niya. Against all odds. Nagpapasalamat din ako talaga kasi iniwas kami ni Lord sa ganoong kalakaran. Lahat talaga nang nasa plano ng Diyos. Thank you a million and billion times, Clark. Kapangalan mo ang anak ko. Until next time, good health to you, Clark, and may God bless us all. Wow, hindi ko alam na kapangalan ko pala yung anak mo. So maraming salamat po talaga, Kathleen. Nasa akin na yung susunod mong kwento, pero babasahin ko po yun sa susunod po. Okay? So maraming salamat talaga sa'yo. After to, babasahin ko naman yung mga comments sa isa pong pupang video. So baka, salamat din po talaga. So I think talagang sobrang magiging napakahaba nitong kwento natin. Or I mean, yung video na to sa ngayon. So, okay. Well, we'll see. Okay, so hello din kay John Paul Deslate.
kay Jory Villegas, kay Pecky Pecky, okay, kay Alpha R, kay Neil Moreno, okay, so tinatanong niya kung kailan po yung susunod na story ni Diego. Let's wait. Okay, may something po dun sa kay Diego. I don't know. So wag po muna din siyang pangunahan. Ayoko po muna magbanggit ng masyado marami kay Diego, pero we'll see. Okay. Sige po. Hello po kay Gilbert Gipalaga. Hello. Kay Karen Brescia ulit. At kay Miss X. At kay Ariela Maxine. So, according kay Ariela, good morning Universe, DollsAndSpooks. Nice story sa... Nice Clark sa story at sa nagpadala. Relate ako sa title ng story, Aswang sa Disyerto. Parang sumpa sa disyerto. Naalala ko tuloy. Inspiring story niya. Sana meron pa siyang mabahagi sa atin. More power and... may binanggit siya regarding yun sa ano, out lahem bathala everyone. Okay. So sabi naman niya, ni Kathleen, nag-comment si Kathleen kasi doon. Hi, dear Ayala Maxine. Yes, napakinggan ko yung kwento mo about sa Saudi. Gustong-gusto ko talaga kita makakwentuhan about doon. Nabaitan kasi ako sa mga Saudian. Kahit may pagkasinungaling sila, ano ba ito, medyo may pagka-double edge na compliment. Okay. Nasa Dubai ako for 2 years. Ayos naman ang lahat. Wala naman ang baso sa akin na taga-Saudi doon. Naipagtanggol pa nga nila ako minsan sa mga manyakis na itik. Paco at Jimenez. Ano yun? Anong itik? Paco at Jimenez. Ano yun? Anyway, oo nga pala. Talagang meron sa kanila na kumakatay, kumakain ng tao. Cannibal ba sila o talagang aswang? Wait kong reply mo. God bless. So, yan. Sana mapadala ni Ariel ang kasagutan niya tungkol doon. Okay? Then, according naman kay Nika Mea Belgos, Hi, Sir Clark. Nawa po ay nasa... Lagi ka lang sa mabuting kalusugan. Nice story po. Na-miss ko po ang mga stories na binahagi mo. Nakakahangang katapangan ng nanay ni Kathleen. Di takot harapin ang aswang. Ayaw na siguro ituro sa kanila ang karunungang itim. Baka magamit nila sa hindi wasto. Buti yung multo sa school ni Renzo ay di nananakit kundi nananakot lang. At walang napahamak na sapian. God bless to us. And more power po. P.S. Thanks po Sir Clark sa payo. Di po ako naghahanap ng iba. Tama na sa akin ang mga anak ko. Itataguyod ko na lang sila hanggang matatapos sila ng pag-aaral nila. Thanks po ulit. Tama naman. So nararapat lang yun talaga. So yun. And then nabanggit ni Aldin Natalio, thank you sa pag-upload ng mga kwento, Spooks Dolls. Dolls and Spooks po, okay. Sana marami pang kwentong totoo at kababalaghan. Masugid niyo akong tagapakinig, okay. Maraming salamat sa iyo, Aldin. Okay, kay Jeneline Patangan, sabi naman niya, madami po sana akong i-share pero hindi ko po alam ang Facebook account mo. Para sana ma-message ko po sa inyo sa dami kong experience about sa aswang at sa mga hindi nakikita hanggang ngayon po dito sa Jeddah. Okay, so sinagot ka. So tama po, salamat sa iyo, Geraldine Rinalda. Sabi niya, isend niya yung kwento niya sa dollsandspooks@gmail.com. Yes, dollsandspooks@gmail.com po. Doon po niya ipadala yung kwento po ninyo. O kung hindi naman, pakisearch na lang po dollsandspooks sa Facebook. Meron po tayong page po doon. Pwede nyo pong i-message na lang po sa akin yung inyong kwento. Pwede ko rin po doon. Okay? Hello kay Archie Perez. Kay Lisel Berame. Okay, sabi ni Lisel, maraming ang kwentong aswang sa probinsya ng Cebu. Ako'y taga Lapu-Lapu City. At marami akong katrabaho sa MEPSA. Paborito ko pong sumama sa mga bakasyon sa kanilang lugar. At tuloy nasabihan ako ng nanay ko sa akin na ipasa yung pangontra sa kung anong elemento at aswang. Pero dahil ayaw ko, umiwas ako palagi at lagi nag-a-abroad. Kahit hanggang ngayon po, di pa ako nakaka-uwi ng matagal sa Pinas. Baka bakasyon lang palagi. Every 2 years. Oh, okay. So yan. So tinanong ni Mumbaki, gmail.com Padilla para sa akin. Ma'am, hello po. Bakit po ayaw mo na may pasa sa iyo yung pangontra? So Lisel, okay, paki-share naman sa amin yung kwento. Mumukhang interesante yung iyong kwento. Sana mabahagi mo sa amin at para mapadala rin natin, mabasa rin natin sa dito sa channel natin. Okay, para po malaman din ng iba. Mukhang interesting kasi talaga. Okay? And then hello kay Jeneline Bagayan. So yun po yung lahat na nag-comment. Doon po sa video po na aswang sa syudad.
Okay? So let's, sorry, seriously ako, narinig yung baka dihiri yun. Anyway. So yun po, ngayon po, babasahin ko naman po yung pong mga nag-comment naman po doon sa isa pa pong kwento po natin na shinare po ni Kathleen, which is yung kwentong Pampanga. Okay, so ito naman yung kwento na kasama na siya, buhay na siya nung time na to. So ngayon po, babasahin po natin yung mga yon. Okay, so gusto babasahin ko po yung mga nag-comment o pangalan nila, at least babatiin ko sila. Ano ba ang gulo mo, Clark? Okay. Anyway, so hello kay Nanette Elerma, kay Rain Zero Puma, kay Adik Sayo, kay Nona Grace Borda, kay Amalia Gallego, hello kay Maria Victoria Mercado Gonzalez, kay Maya Luri, si Lily Santiago, Rubin Alipio, kay Wei Lami, kay Ralph Soriano, Sherlyn Dalusong, okay, kay Stephanie Hermoso, si Chel Soriano, Alfine Choco, si Rentot, okay, si Bleeded Heart, si Andrew Gakutan. Okay, so basahin ko lang ang comment ni Andrew. Hello po, Boss Clark, pa-check nyo na po yung ngipin nyo sa dentist. Mahirap po pag masakit ang ngipin. Ako nga simula nang magkatrabaho ako, regular na ako nagpapa-check up ng ngipin ko. Mas gusto ko pang magkatrangkaso kaysa sumakit ang ngipin. Nice story po, kahit masakit ang ngipin mo, Boss Clark. Get well soon, God bless, and more power to your channel. Ayun nga, so nagaya na nabanggit ko kanina, yung ngipin ko hindi naman siya masyado ng masakit. Although kumikurit-kurit na naman siya, ngayon nga na nabanggit eh, kumikurit-kurit na naman siya. Pero, okay naman. Sa ngayon, okay, may natitiis ko pa naman. Pero definitely magkapatingin po ako soon sa isang dentista. Okay, para po matingnan to. Baka kailangan ko lang siyang papastahan. Okay? So, Alpha Omega. Hi, Clark. Kung hindi ako nagkakamali, may kilala kaming kapatiran na naniniwala kay Rizal. Ito ay halos kaparehas ng kapatiran ng aking mga magulang. Ang tawag namin sa kanila ay Rizalians. Or actually, Rizalista, diba? Hindi po ako sure, ha? Pero sa pagkakalarawan nyo, parang sila nga. Parehas kasi sila ng kapatiran namin, marunong manggamot. Pero magkaiba ang mga masters namin. Okay, yes. Actually, oo nga pala. Hindi ko pa pala na-discuss yung kwento ni Kathleen tungkol sa kanyang second story, no? Okay. So, medyo kakaiba. Nakakarinig na nga ako ng mga ganyan, yung mga Rizalista, na parang, para sa kanila is parang misaya nila si Jose Rizal. Parang reincarnation daw siya ni. Parang, hindi ako 100% sure dito. Pero sa pagkakapaalala ko lang, ay parang ang palagay nila kay Jose Rizal ay parang nilang misaya nga or reincarnation ba ni Christ or something. Okay? Pero I don't know. I really don't know about that. Ako naman po, nirerespeto ko po yung mga religion ng bawat isa. Ayoko pong manghusga or magano, as long as hindi sila gumagawa ng masasama. Okay? Hindi sila hindi sila gumagawa ng masama sa kapwa or what. I don't really necessarily think na mas na dapat silang puksain or tuligsahin, okay? So may mental block ako. But yun lang po, yun po masasabi ko tungkol doon. And then tungkol sa mga parang shinare nga pala ni Kathleen dun sa kwentong yun, medyo na parang upset lang ako na palagi siyang sinasampal, sinasabunutan ng mama niya. So baka naman yung tipong birong pasabunot lang, yung parang tipong gaganon lang yung buhok mo, parang iyugyug ng kaunti, ganyan. O yung baka isampal yung parang tipong tatapakin lang yung mukha. Kasi grabe naman kung talagang tipong sinampal ka ng malakas at then and then considering na you're only 2 years old or siguro bata ka pa ng mga nangyayari ito. Okay, medyo sana hindi naman ganun kasi parang abuse yung nangyari kung tutuusin. Pero anyway, so I hope na ganun nga lang yun, na parang tipong mild na tap lang sabi sa may pisngi or what, o yung tipong yug-yug-yug lang ng buhok, okay? Anyway, so yun lang po muna yung masasabi ko tungkol dyan. Hello kay Maria Cristina Manimbao na nagsabi na, yes, new story, hindi naman po halata na nag-aabang parati. Kumusta ka na po? Pumunta ka na po sa dentist. Kasi ngipin po kasi ang pinaka nakakabother kapag sumakit siya. Pati ulo mo po sasakit na din. Malapit na mag-10K. Take care always. And God bless po. Salamat po. Okay. Kay Richelle Luces. Hello. Rads Tampugaw.
Okay, babatiin ko na lang actually yung mga hindi ko pa nabati dun sa kanina. Kasi parang mag-uulit na naman po. Kasi syempre, mga loyal subscribers ko po kayo, usually pare, kung yung mga nag-comment po dun sa isang video, magko-comment din po dun sa isa. Para po, hindi po doble-doble. Hello po kay Eddie Jean Sang Agustin. Sabi niya, hello po Sir Clark, maganda po ang mga kwento, more stories pa po. Lalo na po yung tungkol sa mga kulam at barang stories at mas marami pa pong iba. Okay, I'll do that. Hello kay Emski Moto, kay Dale Andrew de Arce, kay Butchoy Osorio. Thank you sa mga senders. Unti-unti ko na na-discover ang mga tanong sa sarili ko about sa supernatural. Salamat sa Idol Clark sa channel mo, more stories to come. Sana makapag-share ka rin ng stories mo, Butchoy. Okay? Hello Noor Ahmad, kay Rain de Guzman, kay Pinoy Creepypasta. Okay, hello Pinoy Creepypasta, kay Sir Neb. Uy, sa amin niyang parang malapit ako sa lugar na yan. Ma'am, siyang pag-pronounce niya ay Ima. Ima? Okay, parang ina. Palitan lang ng N yung M. Mabilis yung pag-pronounce. Oh, anyways, congrats sa 8K. Ima? Parang ganun ba? Okay, so I suppose Ima. Okay, ganun pala yung pagkakapronounce. Salamat. Marlene ng Taiwan, hello. Kay McRatten Filipino Horror Stories. Kay Lizelle Berame. Kay Nalin Villar, Dang Season. Okay. My love, Dean. Okay, and then kay... Okay, eto, nag-comment na naman si Kathleen. Okay, sabi ko na nga ba. So, ito po. Wow, supercalifragilisticexpialidocious. Yun talaga yung sinabi niya. I super love it, Clark. Ang ganda ng babae sa photo, parang hawig ko. Super duper thankful ako talaga, Clark. Tama, ipa-check up mo muna sa dentista bago ipabunot. Ang nanay namin ay may diabetes din. Kahit ako, pero nawala ng puro tubig lang ako, walang juice kahit gatas. Suggest ko na din sa'yo yung Sante Barley na ininom ko din sa ngayon. Because you're such a nice person, in and out, God will heal you. Magsisend din pa din ako ng stories sa'yo. More than grateful to you. Ay, maraming salamat sa'yo talaga, Kathleen. Narinig ko na tong Sante Barley na... ano ba to? Sante Barley na yan. Okay, so sige yan. Search ko nga yan. Actually, marami na kayo nagsasuggest sa akin. Yung may sinabi pa nga yung parang serpentina and then mga ganyan. Hanapin ko yung mga yan and then kung affordable naman, bibiliin ko talaga yan para mainom ko rin. Okay, so salamat. Okay, pipin ko na yung comment mo. Okay? And then, hindi ko nababasahin lahat po ng mga nag-comment kasi po, nabasa ko na po yung mga pangalan po yung kanina dun sa unang video. Okay? Ito po, pero yung mga nakita ko pong may mga sinabi po talaga sila, okay, na parang gusto nila rin mag-share. Sabi niya, "Dear, please say hi to Aya, Vlad, and Kenji." Sabi ito ni Raquel Achenza. Also to Kim and Grace. Nakasama ako palagi sa pakikinig ng mga latest stories mo. Basta sa tuwing nag-start kami ng online work, start na din kami makinig sa'yo kahit yung past videos mo. Lahat na stories at talagang interesting ang mga topic. Ingat lagi para iwas sa sakit. Okay, so hello sa'yo Raquel. And then hello din kay Aya, Vlad, and Kenji. And then to Kim and Grace. Maraming salamat po sa pakikinig. At sana po huwag po kayo magsawa. And God bless po sa inyong lahat. Okay? At hello din kay Junelle Lumakad. Hello. Okay, and then sabi niya, "Good evening, sir. Nice story again. 3 days pa po na po akong... 3 days pa po ako sa channel mo pero sobrang nag-enjoy ako sa mga stories ninyo. Actually, gusto ko rin sana mag-share pero di ko po alam kung paano. Saan ko po isi-send? Pasend na lang po sa... DollsAndSpooks@gmail.com po. Doon po ipapadala or pwede nyo po i-share na lang po doon sa sa ating page sa Facebook. Paki-search na lang po DollsAndSpooks. Pangalan ko yung nakalagay doon, Clark Quinto, pero yun po yun. Ako po, yung page po natin yun, nakalagay naman doon yung logo ng channel natin. So paki message na lang po sa akin, yun bababasa ko po yung iyong padalang kwento. Okay. So, ayun po. And then, ngayon naman ay babasahin ko ng very quick yung, or ibabatiin ko ng very quick yung mga nag-message naman po sa akin directly sa Facebook.
Okay, gusto ko po sanang i-greet sila Smart B, si Wildberry, si Leonor Neville, at saka yung mami po nila. So, thank you po talaga sa inyo pong support sa ating channel. Hello din po, of course, sa aking pinakamamahal na si Aunt Beth Pulido. So, I hope that you're doing well sa Paris. I hope that you're always in good health. And bakit ako nag-i-English? Tagalog naman ako. Anyway, so sana po nasa mabuting kalagayan po kayo, Aunt Beth. So, thank you po talaga sa lahat po ng mga advice niya po sa akin. At sa pagbibigay po sa akin ng mga encouragement, ganyan. So, thank you po talaga sa lahat ng yon. So, I hope na nasa mabuting kalagayan palagi. Okay, then hello din kay Engineer Melvin Montes. Okay, so maraming salamat sa'yo. At gusto ko lang din batiin si Alex Gale. Okay, Sampaga Villarreal. Si Jenica Montemayor Smith Cruz. Okay, si Nika Hines. At saka si Andy Grace Palma. Okay, I hope that you're all doing well. Okay, so yun lang po muna sa ngayon. So maraming salamat po sa pakikinig at napakahaba na nitong video natin. Okay, pangako po, sa susunod na video, magpapakita na po ako sa harap ng camera. Okay, so ngayon lang po. Since yung nga meron po akong parang kinakaharap ng something ngayon. Pero wag po kayo maglalala. Okay, this too will pass. Okay, so ayun lang po. So thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa DollsAndSpooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.